Welcome again to my channel. This is Eunice. And today, i-share ko sa inyo ang aking happiness, ang baby carrier. So, bukod sa cloth diaper, baby carrier yung pinaka-importanteng bagay sa aking motherhood. Bakit? Kasi sobrang helpful niya sa akin. Share ko sa inyo kung bakit. So, ngayon, pumili ako ng carrier. So, ito, last 5 years ago, ito din yung brand na unang-una akong nagkaroon kasi medyo mura-mura lang siya. So, ngayon, yun ulit. Tapos, pag nagkaroon ulit ako ng funds, bibili ako ng basta isa pa. So, ito. Kata ko sa inyo, bibili ako ng soft structured carrier and ito ay si Ergo. Yan. Yan siya. Sa mga carriers, pinaka gusto ko talaga yung soft structured carrier kasi mabilis lang siyang gamitin. Unlike sa wrap, sa ring sling, ay grabe yung ring sling. Tapos, yung sarap naman kasi okay siya pag newborn kaso ang daming tali. Ito, nagay mo lang siya tapos bakas-bakas lang, okay na. So, yun. Ito is Ergo Original. Yan. Ergo Original siya. Nagkaroon na ako ng dati, bumili ako ng sa Ima, local brand siya. Actually, maganda yung Ima as local brand. Tapos, nung nagsisimula pa lang siya, parang hindi pa nga siya, wala pa siyang, hindi pa siya registered na as safe. Parang niregister pa siya. Pero yun, ngayon okay na siya, na parang safe, soft structure carrier na siya. At saka, bumili din ako dati ng, handmade na carrier din. So, hindi ko na siya masyadong tandaan. Pero basta, gusto ko talaga lagi soft structured carrier. And, syempre, dahil meron akong newborn, kasi, alam mo na, kailangan sa buhay natin yan. Eto, meron siyang insert. Diba? So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin, saka bakit kailangan siyang gamitin para sa akin. Kasi, una, nangyari kasi noon dati, laging na-hospital yung firstborn ko. So, pag wala lang kaming sakyan, so, para sa akin, kung may sasakyan ka, medyo okay-okay lang kahit wala kang ganito. Parang okay yung stroller, ganyan. Ako, ayoko ng stroller kasi, parang mas mabigat na yung stroller kaysa doon sa anak ko, di ba? So, hindi siya maganda para sa akin. Parang nahihirapan ako lalo. So, ito, pwedeng ako lang mag-isa yung mag-asama sa baby ko. Parang wala na akong masyadong intindihin na hindi ako makakaalis kasi wala akong kasama. Pag nakaganito ako, pakasuot ko kagad, tapos si baby, check up, pasyal, ganyan, daradala ko pa yung bag ko. Diba? Tapos dito, pwede pa mapabreastfeed. Diba? So, bongga-bongga yun. So, pakita ko sa inyo kung bakit maganda yung soft structured carrier. So, ito. Bukod sa buckles na siya, diba? Pag ginanito mo siya, meron pa siya dito na safety belt. Parang double-double yung niya. Pagka-safety niya. Buckles mo siyang ganyan. Diba? Nangyari pa nun dati, natanggal, alam mo yung natanggal yung ganito niya, buti na lang, ito yung sumagip, ito talaga, sabi ko, shocks, buti na lang talaga. So, yun. Pakita ko din sa inyo kung paano ko siya gagamitin. So, ganito. So, ito yung manual. Ganyan. So,
Yan. Pakita ko sa inyo kung paano. Pero dahil sa wala pa naman sa akin yung baby, papakita ko na sa inyo yung front carry. Yan. Ito yung pwede mo mong magawa. 1, 2, side. Ito yung side or hip carry. Tapos ito yung back. Diba? So yan, papakita ko sa inyo kung paano gamitin siya. Yan. So papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Itong soft structure carrier. So, ayan, i-strap ko na siya. Ganyan. Tapos, dito sa loob, lalagay mo si baby. Charan! Ganyan mo siya. Kunwari na lang kasi nasa siyang ko pa si baby. Tapos, ito yung hood niya, kaya maganda yung ergo. Kasi malaki yung hood niya. Ayun oh. So ganyan, 'di ba? Kailangan naka-M position yung legs ni baby, hindi yung nakaganoon. Hindi siya nakaganoon, dapat naka-M. So ganyan. Papasok mo si baby. Tapos ganyan mo siya. Yan, ganyan, ganyan siya. Ay, grabe na miss ko to. Yung una ko kasing baby, lagi nakaganito eh. Yan, kailangan naka-M position. Tapos, pwede ka magpa-breastfeed dyan, ganyan. Ayun, tapos pag matutulog na siya, pwede mo ganyan. Pag mainit, tsaka hindi naman siya masyadong mainit eh. Okay lang siya. Ayun. Tapos, pag habang lumalaki si baby, pwede mong i-adjust yung mga straps. So, ito, kailangan lagi siyang nakasara. Diba? For safety. Papadulugin mo siya. Luluto ka. Lahat na. Pwede mong magawa. Kaya gusto ko, mabilisan ka. Kaya, iyak siya. Mabilisan mo siyang magagamit. Tapos, ito. Ito yung infant insert. Ganito siya. Ayan. Ganyan. So, dito, lalagyan natin si baby kasi syempre newborn eh. Hindi pa naman niya kayang umupo na mais kasi malambot pa siya. So, dito mo natin siya ilalagay para komportable siya. At ilalagay mo siyang ganyan. Ganon. Pakita ko sa inyo paano. Ayan. So, ganyan siya. Tapos, tanggalin mo. Ganyan ata. Tapos kung ito si baby, ganyan. Insert mo siya. So, ganyan magiging itsura niya sa loob. Para siya nakaswaddle. Ganyan. Ayun, so ito na siya, no? Para siya nakaswaddle. Mahalaga kasi yung pwetan niya. Tsaka pag baby kasi, hindi mo naman siya pwedeng ipilit na naka-M position, baka masaktan. So, di ba ganyan siya? Tapos, ilalagay mo siya dito. Yan. Kaya pag sa newborn, mahalaga yung may infant insert. Ayan, ganyan siya. Tapos, i-ganyan-ganyan siya para nalaman mo kung kailangan kasi fit sa'yo.
Ganon. Diba? Okay na. Tapos pag mainit, gusto mong matulog siya. Tapos ang maganda pa dito, meron siyang mga pockets. Ayan. Meron siyang mga pockets. So, wallet, lahat pwede mong ilagay. Tapos ito, pag hindi mo siya gagamitin, suksok mo na lang siya dito. Ayun, okay na siya. Ayan. Ready to go ka na. Tapos, komportable pa si baby. Marami nagsasabi na ano, Dok, okay lang ba dyan yung baby? Oh, mukha ba siyang diok? So, yun. Wala lang, happy-happy lang kasi ako dito kasi sobrang useful talaga sa akin ng carrier. Hi. Lalo na pag kunwari, ano, marami kang gagawin. Tapos, kailangan mong umalis. Diba? Hindi mo na kailangan palagi ng kasama para makaalis. Ay. So, ito, pwede siya mabili sa SM. Meron siya sa SM. Pwede rin kayong bumili ng pre-love kasi marami naman nagpipenta ng ito ng pre-love. Anyway, hindi naman siya madaling masira. Sa cost niya, medyo mahal to kasi wala eh. Mahal talaga yung baby carrier eh. Ewan ko pa kung bakit. Pero, para sa akin, kahit na mahal siya, worth it to. Sobra. Tapos, ganito pala siya pag i-keep mo na kasi minsan yung iba hindi alam kung paano i-keep to eh. So, ganyan. Ganito. Eto, fold mo. Aray ko. Fold mo to. Tapos maganyan mo siya. Ayan. Tapos, ikot mo. Kita ba? Tapos, bakal mo na. Oh, ito, i-adjust mo ulit. Ayan na, ganyan na. Oh. Maganda din dito, machine washable siya. Tapos, medyo matagal nga lang matuyo. Pero kung naka-spin dry naman, mabilis na lang. Ayun, ganun lang siya kadali. Para sa akin, imbis na naka-stroller kami ng baby ko, mas prefer ko na yung ganitong soft structure carrier. And itong infant insert. Yan. So, yun lang. Thank you for watching. And sana nagustuhan niyo yung video na to. Sana may natutunan kayo. And syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na po sa channel ko. Thank you so much!